Ang unang pagbasa, pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, Espiritu mo'y suguin, Poong Tanay yung baguhin. Pinupuri ka Poong Diyos nitong aking kaluluwa, O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw Poon, kay rami ng iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa tugon. Espiritu mo'y suguin, Poong Tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig tugon. Espiritu mo'y suguin, Poong Tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal tugon. Espiritu mo'y suguin, Poong Tanay yung baguhin. Ang ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat at ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na suma sa kanyang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi,
iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Halina Espiritu sa sinag buhat sa iyo. Kami liwanagan mo, Ama ng Maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa, kaibigat at nubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Kinhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ang buhay namin dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas, tugunin aming luhog. Kami bigyang malugod ng iyong pitong kalooban. Gandimpalay ibigay sa antungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bansa. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at na ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo.